So, yun nga guys. So, ito na ang ating Dalgona Part 2. Hi guys! Welcome back to my channel. So, gagawa tayo Dalgona Part 2. Yan, kasi yung nakaraan na ginawa ako, matapang. So, ngayon, itatry natin na 1 tablespoon lang yung instant coffee. And then, meron kaming nakita yung iba, naglagay sila ng vanilla dun sa milk nila. Eh, meron kami itong French vanilla na creamer. So, check namin kung masarap yung lasa. So, let's go! Eto na to! So, guys, you know the drill. Kailangan nyo ng instant coffee, white sugar, hot water, a cup of milk. And kailangan nyo ng mixer, and bowl, and measuring spoon. So, this time, instead of 2 tablespoons, gagawin ko siyang 1 tablespoon of instant coffee. Actually, dalawang isip pa ako dyan. Binawasan ko pa yan ng konti. And then, kailangan nyo ng 2 tablespoons of sugar, yung white sugar. So, medyo matamis pa rin yung kinalabasan nito, pero next time, tatry namin bawasan din yung sugar. So, after ng sugar, kailangan nyo ng 2 tablespoons of hot water. And as a reminder, mas magandang gawin to sa sink para mas madaling linisin. So, this time, nag-timer ako. So, chinek ko kung gaano katagal yung mas maganda na consistency nung coffee, yung whipped coffee. So, this time, winip ko siya for 2 minutes lang. So, mas gusto ko tong kinalabasan na consistency ng whipped coffee ko. And so, kuha lang kayo ng preferred milk nyo. So, nag-stick kami sa milk para kasi hindi ko bet yung French vanilla na creamer para sa recipe na to. And then, kumuha lang ako ng tong scooper, tong ice cream scooper. And para mas madali siyang malagay sa on top ng milk nyo. So, ito yung bet ko na consistency. So, from now on, ibibeat ko lang siya or ibibis ko lang siya for 2 minutes to get this kind of consistency ng whipped coffee. Ginawa ko less than a tablespoon na siya ng instant coffee, pero 2 tablespoons of sugar pa rin, and then 2 tablespoons of hot water. And then, winip ko lang siya for 2 minutes. And then, ayan ang itsura niya, cute! Ayan na ang moment of truth. Ang cute niya! Ayan. Tikman lang muna natin to kasi hindi ko natitikman eh. Mas okay to. Mas super okay. Kasi yung nauna. Ito na yung bet ko. Kasi hindi ako masyado talaga mahilig sa matapang na kape. So, tingnan natin. Tapos mas madali na siyang mamix. Para kasing coffee whipped cream yung nagawa ko ng ulo. Ayan. Sarap. Ayan. Eto na. Ayan. Na-appreciate ko na ang Dalgona coffee. Hindi naman sa hindi ko na-appreciate yung umpisa kaso kasi sobrang tapang talaga for me. So, yun nga. Kung gusto nyo ng mas matapang, sundin nyo yung original na recipe which is 2-2-2. 2 tablespoons of instant coffee, 2 tablespoons of sugar, and then 2 tablespoons of hot water. Pero kung hindi kayo mahilig sa matapang na kape, ito na lang. Almost a tablespoon of instant coffee, and then 2 tablespoons of sugar, and then 2 tablespoons of hot water. Yan. Mas bet ko to. Mmm.
Tara, kape tayo, guys. Medyo nagiging warm na ngayon dito sa Arizona. Hindi na ganun kalamig, pero masarap pa rin kasi mahangin. Recently, nag-update ulit ang USCIS. Before, sabi nila tentatively magbubukas sila ng April. Naka-receive ako ng email. Kasi naka-ano ako sa online eh. Ayan. So, nag-send sila na i-extend nila yung office closure nila hanggang May 3. So, yan. Malayo ng palayo. Kasi nga, nag-extend na naman for another month. Actually, ang sabi sa news dito sa Arizona, as of yesterday, 5 PM, naka-state lockdown kami. Hindi naman as in super lockdown, pero may curfew. So, yung ibang small businesses, pinasarado na. Pero yung mga kumpanya na may kinalaman sa transportation, sa food, and then sa, kunyari, sa construction, ayan, sila bukas pa. Kasi ano sila eh, kumbaga, kailangan sila. So, hindi pa talaga sila pwedeng, hindi sila yung tipo na hindi, katulad ng retail, na hindi mo naman kailangan lagi mamili. So, sarado sila. Pero yung mga online shopping pa rin. Sarap dito, guys. Ito na, the best. Ayun. So, cases na rin dito sa Arizona. Pero, ang tingin namin, hindi talaga siya yung cases. Siya lang yung mga cases na hindi pa talaga na kukuha before o hindi pa na te-test. Kasi nga, late lang sila nagpa-test eh. So, ang ginagawa namin, wala dito na kami sa bahay. Sabi nga, pag hindi nyo kailangan lumabas, huwag kayong lumabas. And, mga tao dito, may mga naka-gloves and mask na. So, talagang as much as possible. Hindi namin inaano nire-risk yung health namin na lumabas. Pero may yung mga parks dito and yung mga hiking trails bukas pa. Pero may mga warning signs naman sila na hike at your own risk. So, hindi pa nila sinara yon. Meron pa ring ibang tao na lumalabas at pupunta sa park, nag-hike. So, sabi nga, doble ingat na lang. So, yun lang guys. So, hopefully, kung nasang parte man kayo ng mundo, safe kayo. At kung hindi man, pray lang po tayo na matapos ng lahat to. And, lahat, naniniwala ako na at some point, matatapos to. Mawawala tong virus na to. So, ingat guys. And, thank you po sa lahat po ng bagong subscribers. Huwag po kayong magsasawa. Sana manood ng mga vlogs ko. And if meron kayong naiisip na content na gusto nyong malaman dito tungkol dito sa Amerika or gusto nyong gawin ko, let me know, comment down below. And also, don't forget to like and share and subscribe and hit the notification bell if you would like to be notified every time we upload a new vlog. So, till next time guys, ingat po tayo mabuti, huwag kalimutan maghugas ng kamay, and pray lang po tayo. And thank you guys. Good luck and God bless. Bye! Galang sarap eh.